Hello guys, good day at welcome back to my YouTube channel. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magtono ng karburador. So dito sa karburador na ito, itutono natin to at panoorin nyo guys, baka ganito rin yung karburador nyo. So unang gagawin natin guys, tatanggalin natin yung tatlong tornilyo. So yan, yung tatlong tornilyo ang tatanggalin natin. So gamit lang tayo ng Phillips screw. So hindi ko na ikakat yung video guys para mapanood yun ng maayos. So yan. Tanggalan natin yung isang tornilyo. So yan. Kasi guys, kapag ka nagtutuno tayo, dapat yun ay linisin natin yung mga jittings doon sa loob. Kahit ilang tono natin, kung di natin nilisan yung nasa loob, so kahit ilang ikot natin dito, kahit man gawin ilagay natin sa tamang tono, di natin matono kapag ka marumi yung mga jittings, kapag ka bara-bara. So yan, tatanggalin natin yung takip. So yan guys, tanggalan natin yung takip. Itong dalawang jittings yung tatanggalin natin guys. So yan, yan. Ito at saka ito. So yan, lilinisin natin yung loob. Baka nagbara, so hindi natin makuha yung tamang tono. So wait lang guys, at pupunasan natin yung flat screw. Marumi. So tanggalin muna natin yung plotter para hindi sagabal sa pagtanggal. So yan guys, tanggal na natin yung plotter. So kapag katanggal natin sa plotter, bukaan nyo rin ito ng hangin, itong butas na ito. Yan, dun sa loob, baka marumi din. Unang tatanggalin natin guys ay itong center jet. Yan. Main jet kung tawagin. Yan. So dapat guys ay tagos yung kanyang butas. So yan. So parado. Buwan natin. So yan, tagos na yung kanyang butas. Ilawan natin para makita natin kung tagos nga ba. Hindi natin kita yung butas. So yan guys, tagos na yung kanyang butas. At yan, okay na yan. Pero mayroon siyang maliliit na butas dito guys. Yan, dapat malinis yan. Saan na nga ba? Yan, yung mga apat na yan. Yan, may apat na butas yan. So, dapat malinis yan. Lima pala. Hindi apat, lima. Yan. Dapat malinis yung mga butas na yan. Bukahan ninyo ng hangin para matanggal yung mga bara-bara. Para kapag ka nagtono tayo, dapat malinis yung mga butas na yan. So, yan guys. Okay na yung ating main jet. So, balik na natin. At mamaya ay tatanggalin naman natin yung slow jet. So yan, itong slow jet naman guys, tatanggalin natin at bukan din natin ng hangin para malinisan natin. Malinisan yung mga bara-bara. At saka dito sa loob guys, bukan nyo rin ng hangin, baka barado. So yan guys, titingnan lang natin kung tagos yung kanyang butas. So yan guys, tagos yung kanyang butas, medyo may kanon lang, maliit. So wait lang guys.
So, yan guys, tagos na yung kanyang butas. Yun, tagos na yun. Okay na yung ano butas niya guys. So, ito, meron siyang sana nga ba? Ah, walang butas to. Iba yung ano na jettings ng XRM. So, iba yon. So, itong jet na ito, wala siyang butas. Dito lang siya sa may center. Yan. Yan lang yung kanyang butas. So, okay na to guys. At ibabalik na natin. Bago natin ibalik to guys, dapat bukaan natin to ng hangin. So, yan guys. Nabalik na natin. At yan. Dito naman tayo sa tunuhan. Yan. Ito yung kanyang tunuhan. Yung nasa ilalim kanina. So, yan. Punasan muna natin. Sa pagtutono nito, guys, sarado muna natin itong kanyang tunuhan. Yan. Sasarado muna natin to. Huwag mo nang bilangin kung ilang ikot yung kanyang pagkasara. So, ngayon guys, ang ikot nito ay 2.5 turns. So, yan guys, bibilangan natin. Ikutin lang natin pa kaliwa, pabukas. Kasi guys, itong carburetor na ito ay pabukas yung kanyang pagtutuno. So, bilangin natin guys. Half. 1.5. 2.5. So, yan lang guys, ganyan lang guys ang pagtutono ng carburetor, pero pagka nag-set tayo ng 2.5 turns, dapat ay itong karayom ng ating kuan ay nasa gitna. So, titingnan natin guys. Yan. Itong karayom ng ating ano, hindi mag-focus yung ano natin. Wait lang. So, yan guys, ayaw mag-focus yung ating camera. So, itong silak guys ay ilagay nyo lang sa gitna kapag ka ang carburetor nyo ay kapag nagtuno kayo ay nasa 2.5 turns. So, dapat guys ay ilalagay nyo ito sa itong silak doon sa gitna. Meron po itong limang guhit yung paglagayan ng silak. So, igigitna nyo lang ito guys para makuha ninyo yung tamang tono. So, at yun lang guys at maraming salamat sa ano kapag di ka pa naka-subscribe, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag ka may video akong upload. So maraming salamat at sana makatulong sa inyo itong video na ito. So ayusin ko na lang itong carburetor mamaya. So maraming salamat.